Hi guys! Paligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin man ang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of September 19, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 30,740,255 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 957,293 at yung bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 22,375,886 at yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 7,407,076. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of September 19, 2020. 4 PM, oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of September 19, 2020. So, ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 6,928,000 na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 5,312,000 na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 4,497,000 na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 1,097,000 na case. Pang-lima yung Peru na merong mahigit 756,000 na case. Pang-anim yung Colombia na merong mahigit 750,000 na case. Pang-pito yung Mexico na merong mahigit 688,000 na case. Pang-8 yung Spain na merong mahigit 659,000 na case. Pang-9 yung South Africa na merong mahigit 657,000 na case. Pang-10 yung Argentina na ngayon ay meron ng 613,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of September 19, 2020. Ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 283,460 matapos yan madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na 3,962 at yung mga nangungunang city o province sa positibong case na naitala ngayong araw na to ay nangunguna yung NCR na merong 1,440, Bulacan 354, Cavite 287, Laguna 222, Batangas 213 at yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 68,645. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 209,885 matapos yan madagdagan ng 1,128 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay merong 4,930 matapos yan madagdagan ng 100 na reported death ngayong araw na to. So sa Pilipinas, ganun pa rin, padami ng padami pa din kada araw, kaya magdoble ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas.
Ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 329,271 matapos siyang madagdagan ng bagong case na naitala ngayong araw na to, na bahagyang bumaba na naman na merong 551, at yung Saudi Arabia pang number 16 pa din sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 309,430 matapos siyang madagdagan ng bagong recovery na 1,078 na itala ngayong araw na to. At yung active case pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 15,383, at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 4,458 matapos siyang madagdagan ng 28 na bagong death na naitala ngayong araw na to. So ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng mga cities or region dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 551. So ang city or region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna yung city na Jeddah na mayroong 51 na bagong case, Makkah 50, Madina 42, Hafuf 37, Yanbu 31, Riyadh 29, Almubaras 24, Baljarshi 24, Daran 16, Hale 16, Jazan 15, Dammam 13, Katif 13, Jubail 12, at the rest, yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia nakasali doon sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 551. So dito sa Saudi Arabia, ngayong araw na to, magandang balita pa din kabayan, kasi bahagyang bumaba na naman yung bagong case na naitala, at tuloy-tuloy pa din na kada araw mas madami yung bagong recoveries kaysa sa bagong case. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din ngayon yung action na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health. Tuloy-tuloy pa din yung massive testing na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. May mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 pa rin silang ipinapatupad ngayon, lalo na pag nasa labas or nasa public yung mga tao. At ngayon, partially lifted na yung travel ban or international flights dito sa Saudi Arabia. At para sa mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na din yung iba't iba nilang social media accounts. At maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na magdobli ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, gaya ng pag-practice pa din natin ng social distancing, at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yon sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa din natin palakasin ang ating mga resistensya, at ugaliin naman natin lagi magsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public, at kung maaari ugaliin din natin lagi magbitbit ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko na tatapusin tong video na to. So sana tong video na to nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now, guys. Thank you for watching. See you on my next video or update.
Bye!